Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Joseph, isang Bible reader. Basahin po natin to. Maliligtas na po ba tayo sa faith lang, hindi na kailangan ng gawang mabuti? Ayon po sa Biblia, hindi po sapat ang pananampalataya lang. Meron pong nakasulat sa Biblia na hindi po tayo haring ganap sa pakikinig lang. Kailangan po ng mabuting gawa. Romans 2:13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautosan ang siyang mga ganap sa harapan ng Panginoon, kundi ang nagsisitalima sa kautosan ay haring mga ganap. Ito po sabi ni Santiago sa James 2:22 na magkasama ang pananampalataya at gawa. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. James 2:26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, at gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ano pa ang idaragdag sa pananampalataya ayon kay Pedro sa 2 Peter 1:5-9? Oo, at dalhin din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap at ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. At sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito ay sumasagana, ay hindi kayo pababayang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat yang wala ng mga bagay na ito ay bulag, nang nakikita lamang ay ang nasa malapit sa pagkalimot na paglilinis ng kaniyang dating mga kasalanan. Ayon sa Apokalipsis, huhukuman ang mga tao ayon sa kanilang mga gawa, mabuti man o masama. Revelations 20:12-13, at nakita ko mga patay na malalaki at malilit ng nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang isang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa, at ibibigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibibigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. Hatulan po tayo ayon sa ating mga gawa. Kung masama ang ating mga gawa, ay sa impyerno o sa dagat-dagat ang apoy ang destinasyon natin. O kung mabuti ang ating mga gawa, ay sa langit naman po tayo mapupunta pagdating ng paghukom. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pag-subscribe na lang po, salamat. Yun lamang po, sana po ay may natutuwan tayo dito.